Hello guys, good morning. What's up, mga kakugi? Another day, another blessing na naman. Uy, may sunog. Saan mo na? Saan pupunta yan? Anyways, guys, kami ay papuntang norte. Kasama ko yung buong pamilya ng Kakugi family. Sama natin si Mrs. Kakugi. Mrs. Kakugi, how are you? Hello, good morning. Tapos nandun sa likod si Kakugi Ella. Hello, Hotot. How are you? Okay lang. Kasama natin dyan, mga Kakugi, si Kakugi James. What's up, mga Kakugi? Ayun. What's up? What's up? At syempre si Kakugi Dagulgul Darcy. Kakugi. Ayun. Muna nakadagbog at sa mong sakinan. At nasa likod si Kaigop. Kaigop. Hi. Are you okay dyan, Kaigop? Okay lang. Ayun. At siyempre, ang kasama, siyempre, kasama ni Kaigop na katabi niya si Kakugi Galia. Galia, hot! Watingog! Jejimon. So, yan guys, papuntang norte kami. Family bonding at may kasamang farm visit. So, guys, antabayanan niyo ang kaganapan sa buong episode na ito. Huwag kayong kakalas, mga Kakugi. Guys, natandaan nyo pa ba si Boss Nicole? Boss, good morning. Good morning. Guys, mga Kakugi, ito, na bisita, nadaanan natin si, ano, si Boss Nicole. Talagang sinadya natin guys na mapadaan dito. Kasi gusto ko rin i-check kung meron pang mga white lemon. Yung mga nag-inquire ha, regarding sa mga white lemon. Ito, ito na yung kasagutan nyo. Boss, kasama ko yung pamilya ko, boss, ha? Yan. Kanang pinakagwapa rin, ako na asawa. Yan, kanang usang babae, ako nang anak. Yan ka na, iyan ang BF. Yan ka na, mga pag-umangkon ako na, tananas, lukod. Yan. So, guys, ito, titingnan natin yung mga alaga ni Boss Nicole dito ngayon. Gwapo na boss, dako na yung mga hawa, no? O, dito gato, naabot na. O, dito na pag-abot na ang pag-deliver mo na din eh. Ang deliver, pino tikuhan mo stipi, boss? Ang imong himo, boss? Akong himo, naman sa lungsod niya. Motor man ako, ah. Kan mapay pag-abot na ako, ah. Oo. Mabuto din, he, ma. Hawanan ako daan. Hmm, hawanan daan na. Wow. So guys, oh, unti-unti nang ginamit ni Boss Nicole yung ano, yung farm niya. Hanggang doon pa yan guys, sa may ano, sa may sapa. Tapos hanggang doon pa sa kabila. Pero uni-unti-unti lang muna ni Boss. Indota, dari sa hood, no? Yo, tingnan nyo guys, oh. Pwede na, Rida. Tingnan nyo guys. Si Boss Nicole, oh. Kista birthday mo, boss? Asa may occasion, boss? Wala. Ha? May hinanda si, ano, si Boss Nicole, mga Kogi, oh. Mga seafoods. Okay lang kaya to? Hindi ka tayo ma-spoil din, eh. Masige na tagbalik nga niya sila. Lolo, may aning sweet and sour akuan mo, oh. Tangigin, eh, boss, no? Bili ka ng mamsa. Mamsa! Sweet and sour na mamsa. Kuha sa kumanghod ba? Iyan ang kuha? Kamuro yung luluto, ni boss? Kamara. Pero, yung crabs mga Kakugi, oh. Nako, malaki yung crabs na yan. Tapos shrimp. Lahat seafoods. Pati yung drink, sea rin, sea. Coke, yung drinks.
Ayan guys, talagang malaking pasalamat natin ni ano ni Boss Nicole na inandaan tayo ng pananghalian mga kakugi. So, saman. Ay mong pamilya boss, mga asawa boss. Okay, timing nga so atong oras no. Yung oras pala guys, pagdating namin ngayon, minus 5 para alas 12. Buti na lang hindi kami nakaano na traffic. Sige, pray sa from your bounty through Christ our Lord. Amen. Ale, ale boss. Ale, mga bata. Oh, no. Bata din mo anak eh, kanang anak ni boss, kanang laki. Ah. Usa anak ni boss no? Oh, kanang laki. Sige, okay. Ikaw pa, kids. May kay way duty karon dai. Wednesday no, Sabado. Og na pa sinulog. Oh, sinulog pa dugma no. Sino? Ali, ali. Abi na kog na kay ko ang bihag. Oh, inay bihag na sa red. O nya patulo taon. Dali man nang nabamang bihag. Bitaw. Kuan-kuan lang ba. No boss, din ka pahimo aning klase ha, boss. Kuan na no. Kuan gid siya tanang. Tingnan niyo guys, pansin niyo guys oh. Kuan ba? Ang usually ang oh ang usually ang kadalasan nito guys square lang to. Pero ngayon dito dawa slanting oh. Plano bagi planuhan jug nani. Oo ganda. Kamo rang design ni boss? Design. Okay kay guys oh. Oh. Templo dinhi mo gadi ah. Ilibot gid diri. Scratch box niya. Kani pang gwapo ni pang scratch box gyud tinuod. So pod gyud guys scratch box. Mm. Pilay palit ani mo? 1000. Mi usa ka libo. 1000 pa to guys oh. Ganito na no. From okay to guys kasi tinan niya mang pituan nandiyan ra oh. Tapos naka-slant na oh. Design pala to na no ni Boss Nicole. Okay. Kailang mo diyan? Share lang tapat. Sige. Share lang tapat. Oh, kira. Wa na problema na yung mga takob sa kaldiro. Di ba, boss? Pwede alay lang mukhaon? No. Eh, di ko mukhaon. Eh, boss Nicole? Count na? Guys, let's eat. Kain mo tayo. Ito mga kakugi. Sasamahan tayo ni ano, ni Boss Nicole. Ipapakita namin sa inyo guys yung mga materials at saka yung mga battle crosses na nandito ngayon. Boss Nicole, ilang piraso pa itong mga for sharing natin ngayon, boss? Mga 30. 30 plus. Oh, 30 plus. Ang mga materials ana mga 15 na lang. Mga 15? Oo, oh, 15. Nya ang mga umana na, mga kuha na. Mm. Mga battle crosses na. Napakay white lemon diha. Napay managin. Napay managin. Nay bagong harvest. Oh, mga bagong harvest no, mga late born. Late. O kuan off season. Off season and late born. Oh, late born. Noon. Yan guys. Na interesado ako dito sa ano niya, white lemon kasi ang ganda ng record ng kanyang mga white lemon mga katugi. Kasi palagi kaming nag-uusap niya no ba ni Boss Nicole. May nag champion, may taga Bacolod na pabalik-balik dito, mamili, hindi lang isa-isa kundi 20-20, 10-10, kanon. Tapos ako guys natuwa rin kasi nagiging isang tayo ba instrumento tayo para makilala na dito pala sa Sugod naman ibos no? Dito pala sa Sugod, merong Nicole na magaling magpa-breeding sa mga manok, mga kakugi. So tingnan natin, unahin natin guys yung mga white lemon. Yung white lemon nito guys, kung napanood nyo yung previous na vlog ko, yung first, pinaka-first na vlog ko, ano to? Kombinasyon to. Tapos, nagka-come up si Boss Nicole ng isang magandang, ano talaga, lahi. Kaya yun ang pinaparami niya, talagang nagninik. Ito guys, oh. Material na white lemon. Yun, ilang months na to boss? Bullstag na. Bullstag na. Ginamit ko sa off-season at saka national early bird. Ginamit ko. Yeah, pwede ma baligyan mo. Sana naman bupalit. Pag-usapan na lang. Yun guys, tingnan nyo. Gwapo kayo.
puti talaga guys ha, puti na ano ha, walang halong itim ha, tapos white leg siya. Pero yung pang material talaga boss, ano talaga boss, purely white to boss no? Walang halong malakto na wala? Wala. Basta material no? Oh, mayroon. Oh, mayroon yun? Oh. Kasi ang mga ito, pure na ito, tapos ni-breed ko sa kanyang mama, may lumabas na lakton. Lakton. Oo, sabi si Miba lang. Yun, okay lang. Sa marking na lang. Sa marking na lang titingnan guys kung mga crosses ba or yung mga pang material ba. Yun. Ito, may nakita pa ako dito guys. Oh. Isang ano din dito guys sa kanyang mga manok ni Boss Nicole. Kasi hindi siya anang masyadong matangkad, hindi siya mababa. Talagang regular at saka ang ganda ng ano guys, balansyado. Ito, Golden Boy. Golden Boy naman to. Pero crosses ni boss. Hindi, pure. Pure ni. Oo. So pwedeng maging material to. Pwede ilalaban. Ayun. Isukol. Isukol. Yeah, isasama mo yan sa sukol. Oo. Ayun. Sukol. Late born pala to guys. Oo. Sukol. Boss Nicole, magkano ulit yung bintahan mo dito boss pag stag? Pag material? 8K lang. 8K pag material? Oo. Pag crosses boss? 5K. 5K, 6K. 6K, 5K, 6K pag crosses. Magdepende sa bloodline. Oo. Yun. So cool. Late born yan ha. Ito, another white lemon. Material ito boss? Hindi, crosses. Crosses ito? Oo. Yun. Ito, pwede 6,000 to? Oo, pwede 6,000. Oh, pero depende. Depende. Kung maganda ang pagkausap. Palaki na ng palaki ang farm dito ni Boss Nicole. Itong area pala ni Boss Nicole guys, for your information, nabanggit na natin to last time. Ito po ay 5 hektarya na pwede niyang magamit. Pero as of now, ang ginagamit niya, wala pa yata sa 1 hektarya, mga kakulgi. Kasi palagi kasing nagkaubusan dito. Kaya every day, every month, may breeding dito si Boss Nicole. Para sa inyo, para sa malahat ng mga kakulgi na gustong bibili ng mga manok dito. Tsaka, hindi mahal ang mga presyo dito guys ha? Mura lang yung mga anak sa mga materials dito. Pero ang mga materials naman, yun ang mga mahal. Golden Boy. Cross rin na boss? Hindi, pure. Pure to na Golden Boy, pang material. Sukol. Pang sukol din. Pang sukol. Late born. Yun. Pang sukol din, ha? Doon tayo sa mga broodcock. Yan, mga broodcock. Guys, dito si Boss Nicole, may nabili siyang Yellow legged hatch. Tingnan nyo guys. Kaninong galing to boss? Doyet Lapido. Kay Doyet, yan. Yellow legged hatch ni Doyet mga kakugi. Alam naman siguro natin na last year nag-champion sa araw ng Davao si Doyet Lapido. Ang kagandahan nito, ang kanyang katawan, bulto, at saka ang paa niya mahaba. Mahaba. Oo. Mm-hmm. At saka isas na gustuhan ko ang power at saka cutting. Oo. Talaga. Magaling talaga yung mga manok ni Doyet mga kakugi. Saka hindi lang sasabihin ni Boss Nicole kung magkano ang pagkabili niya kasi sabi niya pag ordinary lang daw na breeder talagang masakit daw sa bulsa ang presyo. Kaya hindi niya masabi-sabi. Pero at least kilala na naman niya si Doyet. Mayroon siguro siyang mga special na presyo basta breeding material. Saka, titingnan natin guys, nakabili siya ng manok ni Ewen na Black Kelso na nandito rin. Tapos, personal use ng M&A, mga kakugi, titingnan natin. Alam niyo naman mga kakugi kung magkano ang presyo ng personal use na breeding materials. 50 yan, pag brood stag, brood bull stag, ganyan, or brood cock. Titingnan natin guys, ang Black Kelso na nabili ni Boss Nicole sa M&A. Yun! Black Kelso ng manok ni Ewin.
Ganda guys, oh. Money boss, yung muna bayaran guys. Personal use. Uy, uy, abaga. Uy, uy, abaga. Nako, presyo nito guys, 50. Basta personal use. Boss, mayroon na tong mga anak ngayon, boss? May production na to? Oo, mayroon na. Mayroon na, masisiyo pa? Ay. Hindi na, harvest na. Harvest na? Oo, 4 months, 5 months. Ayun. So, na nag-i-day niliwat? Yakel, so! Tingnan nyo ng mata, guys, oh. Kapo, good manok. Manok na iwi, no? Oh, ito naman, guys. Ano to, boss? Boston Roundhead ng Iskulin. Iskulin, Boston Roundhead. Another brood stag. Bull stag nyo? Bull stag. Another brood bull stag dito. Meron ng mga anak to, boss? Oo, marami. Harvest na rin, mga 5 months. Na? Oo. Yun. Boss, well, hindi ka nagbibenta dito ng mga day old? Hindi. Hindi, no? Oo. Kadalasan binibenta mo, anong edad na? 6 months, 5 months. 6 months, 5 months. Oo. Baka nang mahigot, ma? Makord na? Makord na. Yun. Ito na yung original golden boy from Red Game Farm. Yan, may ano pa oh. May mga leg bands pa. Mga kogi. Iba na naganik, ikatirang nagana. Original broodstock, broodcock na ni boss. Cock. Broodcock from Red Game Farm. Tisuya eh, kapuhan eh. Ito ngayon mga kogi. Ang original white lemon ni boss Nicole. Ito yung ama sa lahat ng mga white lemon, boss. Ilan edad na ni boss? 6 years old. 6 years old na. Pero maganda pa rin ang ano, bigay ng sisiw. Oo. Tingnan na naman yan, guys. Oh. Talagang isa sa nakaka-proud mga kogi ba sa mga nabisita natin na mga manukan. Unang-una, talaga sila, gumastos talaga sila mga kogi para mapaganda yung mga materyales. At ngayon, inumpisahan na ano ni Boss Nicole na pagandahin ang kanilang facilities. Dati, ano to, libon kani dire. Masukal to dito dati, mga kakugi. Ngayon, may ruidahan na, may gradas na. Tapos marami ng mga flying pens, mga breeding pens. Tapos palaki na ng palaki yung ginagamit niya na ano, na lupa area. Yan, basta magkugi lang mga kakugi, kugi lang yun. Yung tamang-tama yung ano natin, yung pamagat ng ating channel, Kakugi TV. Lahat ng mga fini-feature natin dito mga kakugi, lahat mga kugihan. Sa Tagalog niyang kugi is sipag, lahat mga masisipag. May marking na. Everyday boss, tig ilang piraso ang ano, ma-collect mo, itlog. Minsan 20, minsan 15. So sa isang salangan boss, isa kalunuran, tagpila ka buk malunod ni mo nga itlog? Mga 150 to 200. Wow, ganun. So ngayong season na to, boss, magkanong, ano, ilang target mo na sisiyo? Kung ilan ang mapisa, okay. walang target-target. Mayroon na ka ng ano, pang early bird. Oo, early bird. Marami na. Mga sisiyo. Oo. Mga ilang piraso na kaya yan? Mga more than 50. More than 50 na, early bird. Tapos nagkal na. Tapos yung mga pang national natin, ito yung mga nanon mo ngayon. Oo. Sa 25 pa mag mapisa. Mapisa. Pang national yan. So mga ilang pirasong itlog ngayon na nandun, boss? 200. Oo. Sana may mapisa dyan mga 150. Paisa kayo. Ang nakandol na yon. Ah, 200. 200. Yun, galing. Yun guys ha. Dito si ano si Boss Nicole, hindi sila nagbibenta ng mga day old. Sabi niya kanina, 5 months, 6 months pag na-cord na, saka niya ibibenta kasi tama din yun guys. Kasi at least makikita na ni ano ba Boss Nicole ba na wala bang balingay o yung ano yung buntot, walang diferensya. Walang diferensya, walang kawing. Yun. Para kayo naman pag bibili kayo dito sa kanya, at least satisfied kayo sa binili niyo. 'Di ba? Kasi wala nang sulian 'yan, 'di ba? Pag na-out na 'yan sa farm mga kakugi, walang sulian na 'yan. So, 'yun talaga ang ano sa farm. Kaya pag bibili kayo, mas maganda bisitahin niyo si Boss Nicole. Madali na naman 'to eh, nasa barangay ano tayo, boss? Bao. Barangay Bao tayo, guys. Makita niyo 'yung planta ng Phoenix,
Phoenix, manong dugo? Phoenix. Sa harap ng planta ng Phoenix, may iskinita. Pasok kayo dyan. Tapos, tanong nyo lang kung saan yung farm ni, ano, ni Nicole. Kilala man si Miss Nicole ito, guys. So, bisita kayo para makita nyo. Tsaka para matisting nyo yung mga stags na dito. Kasi hindi natin maipakita sa ano natin eh. Sa video natin, bawal. Bawal kasi mga kakugi. Okay na ka, muhatag cell number nyo, boss? Oo. Sige na, boss. Guys, kung sino yung mga interesado, kontakin nyo si boss. Number? 0963-6920-510. Yun. Sa Facebook na naman, GGC GF Reyes Isinso. Yun. Yun guys ha. So at least kompleto ang detalye yun ha. Wag lang kayo ng mga chicks ha. Wag kayong mag-message ng ano. Kasi baka misis ni Boss Nicole lang makareply. Anyway, joke lang. So, kontakin nyo guys si Boss Nicole kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga bloodlines at saka kung ano yung mga available niya dito. Sabi niya kanina, more or less, nasa 30 pa ang available. Saka, may mga late born, pwede nyo magamit sa Paderby sa Kakugi ngayong February 15. May siniparit na doon si Boss Nicole para ano daw yun, para sukol. So, yun. Saka, ito guys, subukan nyo talaga ang mga white lemon dito. Yung ibang taga ibang lugar nga dito bumibili. Tayo pa kaya nandito lang sa malapit. Marami nang nagtawag sa akin, nag-chat na nagpasalamat. At ako din nagpasalamat sa kanila. Yun. Nagustuhan nila ang mga manok ko, mga manok namin dito. So yun. Tingnan niyo guys. What you see is what you get pag pupunta kayo dito. Yun. Before namin makalimutan, shout out kay Boss Ipinito. Boss, shout out. Kumusta din na? Galawig. Kumusta din ang galawig? Ulit na nga rin, Boss, kay Manari na ta. Yun. Future broodstag. Breeding material, white lemon. Pecum side. Pecum side, yellow legs. Yellow legs. Alright. Tag Golden Boy Money Tag Pila Boss? 8K material Golden Boy. Guys, first time ko makakita ng lacto na blue leg. Ito guys, oh. Another lacto na blue leg. Ang sukol. Timbangan ni boss, Uno City. Uno City. Puro Uno City, tanan. Meron pa doon guys oh. Lacton na blue leg. Yan pa guys oh. Lacton na blue leg. Pinala sa kabuok boss. Apat na lacton na blue leg. Paano man siya? Kano pang personal ba? Personal use lah.
kanina nabanggit natin kanina yung mga expectations natin regarding sa mga CCO, no? Itong pang-national natin, boss, sa tansya mo, sa imo lang banabana ba? Sa tansya mo, mga ilang CCO kaya or ilang stags kaya ang ma-produce natin? Kung kakayanin lang, kung kakayanin sa ating mga materials, kung ang kinagamyan, pinakamababa. Ang pinakamababa, mga 90-100. Mm-hmm. Kung pag pala rin, mas marami pa. Mas marami Oo, pa? Oo, mas marami pa. Boss, ito boss ha, kasi may nangyari na itong ganito ba? Kung meron tayong subscriber na nanonood ngayon, for example, mag-order siya sa iyo ng 50 na stags, tapos mag-advance payment siya, tatanggapin mo ba boss? Okay lang ba sa iyo yan? Sa akin sa ngayon, parang hindi natin matanggap kasi maraming mga buyer natin nga bigla-bigla lang dumating sa farm. Tapos hindi tayo gaanong marami, sobrang dami ng pag-produce. Kung ganon man may advance payment? Advance. Kung kunti-kunti lang, okay lang guro, okay lang. Mga 10, 20, ano? Kung marami, sobrang ng dami, hindi na natin kasi maraming trials pang dadaanan. Tama. Oo, baka sisiw, okay. Pagdating niyan 3 months, 4 months, may diferensya, may pinky, may mababa. Siyempre, reject na. Tapos, isang daan ang ating stag. Kung maka-reject ng 20, hindi standard. Oo. So, pulba po doon? Pulba, oo. Wala tayong pirang, pang-abuno. Pang-abuno. Yan guys, tama yung ni boss. Naramdaman ko rin yung yung fear niya ba? Kasi nakakatakot naman guys, tanggap lang tayo ng pera. Kasi sa totoo lang guys, yung mga manok talaga mangingitlog yan pag pinakastahan. Kahit nga hindi pinakastahan sa pagkain lang, pagkain sa patuka lang nangingitlog yan. Pero hindi natin sigurado ba na mula sisiw hanggang magiging stag yan, hanggang malaki na yan, condition ba talaga? Okay ba ang kanya mga ang tindig? Okay ba? Oo, marami kasing katawan. Marami kasing i-consider boss, no? Minsan yung buntot balingay. Paling. Hindi na pwede. Oo, kasi mahiya naman tayo sa buyer. Oo. Buyer na sakto bayad, no? Sakto bayad. Sakto yung bayad tapos bigyan natin ng class B, class C, no? Kasi so, ang class B, class C, katay na dito. Wala na, wala akong nakikitang class B dito guys ha. So ito lang mga kakugi, dito si boss talagang feel ko yon, kasi mahirap ng alam niyo naman may social media. Madaling kumalat, no? Kahit hindi niya intention talaga na manloko or whatever, mas mabuti pang wag na lang. Pero kung may mga pakunti-kunti lang daw guys, sabi niya 10 or maximum 20, parang kayang ma-produce yan. Kaya, based on experience guys ha. Maganda rito kay guys, kay Boss Nicole, wala siyang ibang trabaho. So araw-araw nandito siya kahit gabi. No? Andito siya. Siya na nga lang nang gumagawa nitong mga tipis niya guys. Tsaka itong gradas niya, siya lang din ang karpintero nito. Minsan siya na lang din ang nagano dito nagagardening ba. So talaga nakikita niya yung mga manok, pero meron kasing mga variables ba, meron kasing mga pangyayari na hindi mapipigilan, no? Yung mga manok bigla lang nagkasakit, tapos dito sigurado sa boss, panahon ngayon. Talaga sa panahon ngayon hindi natin matansya. Tama yung nakaraang 2021 na tumama yung audit, no? Nako, yun talaga. Kundi ang sir, ang sakit ng manok kahit naka-vaccine, kahit gaano pa kamahal ang vaccine mo, kung tatama ang sakit, walang magawa. Tama. Patay. Tama. Kasi dagan. So yun, tama yun guys. So the best na talaga, pag may time kayo, pasyal kayo dito. Or i-contact nyo si boss sa i-contact nyo si boss sa draw. Disturbo to mga kasama ko guys. Or
i-contact nyo si boss mga kakugi, i-contact nyo siya sa kanyang Facebook account kanina na nabanggit niya at saka yung contact number niya para ma-meet up kayo dyan sa may highway para masamahan kayo dito pagpasok. Iba kasi yung personal mo nakikita yung mga alaga niya guys. Nakikita nyo yung gaano kagwapo. Boss, may mga pulit ka ba na binibenta rin? Oo, meron din. Magkano ang presyohan sa pulit, boss? Sa ngayon, 5K. 5,000? 5,000. Pang material yan guys ha? Oo. Guys, ito. Sa lahat ng mga nag-i-inquire ba? Sa, for example, nag-inquire sa RSL, nag-inquire sa RED, saka yung ibang mga malaking farm, walang pulit na binibenta na mga crosses. Lahat ng mga pulit na binibenta mga kakugi, yung pang materials ng talaga. Kadalasan, ang mga pulit, kinakatay yan. Kinakatay. Pag-crosses. Basta crosses, 2 months pa lang, kinakatay na. Yan. Tama yan. So, yan, pag may nagbenta ng pulit, huwag nyo nang tanongin kung pure ba yan o whatever. Basta pulit, binibenta mga kakugi, pang-breeding material talaga yan. So wag na lang kayong magtanong kung pure-pure ba. Kasi alam naman natin na walang pure na manok. Oo, tama. Walang pure na bloodlines. Pure na bloodlines. Pero may pure na manok, boss. Pure. Walang halong itik. Pure na manok. Pure na manok. Pure na bloodline, wala. Pero dito sa atin, kung sa si, sa farm mo, sa farm ko, may tinawag akong pure. Sa akin na yan. Yan. Tulad itong white lemon. Ang white lemon guys, ano yan? Hindi isang bloodline na yan. Gawa ni boss, ano yan? Boss Nicole yan. Tapos nagninik. Yan ang signature line niya dito. At saka itong mga bago niyang mga pinaparami ngayon, itong Skullin line na roundhead, at saka yung sa red na golden boy. Nako, pag nakita yung mga palo niyan guys, sasabihin talaga, pating broodcock, bibilihin nyo na. Pero wag lang yung broodcock kasi paano na, wala na yung magamit. Wala tayong... Tsaka itong MNA na Black Kelso niya, tested na yan. Ang manok ni Ewin na Black Kelso, signature line yan ng manok ni Ewin mga kakugi. Ako boss, thank you kay boss ha. Guys, ang sarap ng pananghalian namin. Seafoods talaga. Nahiya tuloy kami. Pero dahil sa hiya namin guys, inubos na lang namin. Hindi kasi nung tumawag si boss Nicole mga kakugi, paparking na sana kami sa ano, sa karinderya ni Lulit. Sabi, may pinakita si boss ba, sarap ng mga pagkain ba, mga seafoods. Ah, dumiritso na lang kami, diritso. Yan. So boss, salamat kayo boss ha. Mrs. Salamat, sir. Mrs. Thank you ha. Salamat. Sa ulitin. So yun guys, sana na nagustuhan ninyo ang episode na ito. Another, ikapil na ako nakabalik boss, katulo na boss no. Ayan. This is my third time na nakabalik ako dito guys. Tsaka marami pang time na babalik ako dito. 4th, 5th, marami pa. Marami pa kasi marami pa. Dadaanan lang. Madaanan lang dito si Boss Nicole. Malapit tapos lang sa highway. Tsaka natuwa rin ako guys na every time na babalik ako dito, palaki ng palaki. May improvement. Talaga kasi makikita. Ganyan ang gusto natin sa farm. Kasi dapat araw-araw na improvement. Dama. Kung pwede. Kasi wala tayong masyadong malaking pera, kundi unti-unti lang. Correct. Kung makapira sa manok ang kalahati sa pang sa gasto sa pamilya or ano bang gastusin. Tapos yung iba gasto sa farm. Gasto sa farm. Yun. Oo, kasi take it from him, mga kugi. Sana may napulot kayo na aral kay Boss Nicole. Yung misis niya nagtrabaho pero hindi naman malaki ang sahuran, no? Hindi naman katulad ng isang congressman or mayor na gagdag ko kay Silda, no? So, yun. So, tapos dito lang sa farming talaga, guys. Talagang may pera sa farming. Tapos, importante niyan, may focus ka talaga, no? Tsaka yung puso mo. Puso. Talaga ang puso mo. Kasi, naku guys, pag walang puso sa pagmamanok, grabing sakripisyo, no? Di maano. So, yun, makakakukoy. Mga kakugi, ano ba yan? So yun mga kakugi, maraming salamat sa pananood ninyo. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Dito sa kay Boss Nicole. Kasi sama ko pa yung pamilya ko. Ano pa kami doon? Family man din kasi. Basta lumayo kami sa syudad kasi masyadong traffic doon. Paprobinsya kami. So boss, thank you boss ha. Thank you. So sana may natutunan kayo mga kakugi. So till next time.